Real talk lang. Tunay kaya itong mga ito? Kailangan bang maraming comments yung post mo sa FB para masabing masarap yung luto mo? Need ba na mag-trending yung article na pinost mo para mo masabing matalino ka? Kailangan maraming reacts yung comment mo sa isang post para ma-feel mo na lamang ka sa iba? Kailangan ba maraming views yung TikTok post mo para masabi mo, ay, ang galing ko sumayaw? Kailangan ba maraming hearts and likes and reactions yung post natin tungkol sa asawa natin para masabi natin na, ay, mahal na mahal kong asawa ko? Kailangan ba yun? Hey guys, welcome sa ating Liberation Word, day 2 ng ating general community quarantine. Na-upgrade tayo ngayon. So, dahil sa COVID-19, ito nangyayari, sinasabi ng lahat, this is the new normal. New normal lahat ay digital. So, pag sinabing digital, lahat may work from homes, online transactions, online deliveries. At dahil doon, hindi natin napapansin, feeling natin ang pagiging mahalaga at pagiging mahal na mahal ay digitized na rin. Ito, aminin mo. Masaya ka kapag ang post mo sa social media ay maraming likes, maraming comments, maraming reactions, maraming views, at maraming nag-subscribe sa'yo at maraming nag-follow sa'yo. At aminin mo din, malungkot ka kapag kokonti o wala. Diba? Nakakalungkot. At ngayon, social media friends is the new normal kind of friends, and social media followers is the new normal kind of relationship. Sa reality, ito yung tunay. Sa isang relasyon tayo, magkakaroon ng isang super duper ultimate happiness. Pinawisan ako dun, ha. Look, I'm so proud of you. Pinagmamalaki talaga kita. Wow, talaga daddy, salamat! At kaya sa isang relasyon din tayo, makakaranas ng isang super duper ultimate sadness. Yung pinagpalit ka sa malapit, masakit, diga. Kaya ang new normal sa social media, tayo naghahanap ng friends, ng relationships, ng relevancy, ng completion, ng identity, ng isang super duper ultimate happiness. But most of the time, we get confused from being sikat to being mahalaga. From being trending to being loved. John 7 verse 3. And Jesus' brother said to him, "Leave here and go to Judea, where your followers can see your miracles. You can't be famous if you hide like this." Alam niyo, nakakatawa, sinabi ng mga kapatid ni Jesus, "Kuya, huwag ka dyan, ipost mo dito, sisikat ka." Pero alam niyo, sagot ni Jesus, "Hindi pa tamang panahon, hindi pa tamang oras, hindi pa dapat ipost." Alam niyo, ako talaga yung natatawa nung nabasa ko itong verse na ito. Kasi kahit noon pala, gusto ng mga tao sila yung mag-trending. Alam niyo kung bakit? Kasi yung mga kapatid mismo ni Jesus ay hindi naniniwala sa kanya. Kaya let's come to the conclusion, bakit kaya tayo sa iba naghahanap ng completion, ng identity, ng pagpapahalaga, ng super duper happiness? Kasi hindi tayo naniniwala that Christ is enough. Hindi tayo naniniwala that Christ will fulfill us. Hindi tayo naniniwala that Jesus loves us unconditionally. Ito talaga naging reality ko. Ako'y natatawa sa atin. Kasi tayo, naghahanap tayo ng kakumpletuhan sa iba. Ay yung iba naman ay hindi rin kumpleto. Paano nila tayo makukumpleto kung sila mismo ay hindi rin kumpleto? Di ka? Don't get me wrong, hindi masamang mag-post. Jesus also loves the audience. But if you are finding yourself in the audience, then you are lost. Mga brah, mga sis, you don't need big numbers. You just need one God. Lord, help me. Ito ang meaning ko, sakit ko talaga to. Parang feeling ko, gusto ko yung mga videos na ipopost ko, yung maraming views, maraming likes, maraming comments, maraming shares. Alam ko mali, kaya I always ask God, Lord, ayoko nito. I always go back to Him. I always ask myself, why am I doing this? Why am I vlogging? And every time I come to God, He always reminds me the word why. Why am I doing this? Binabalik niya ako sa original purpose ko. At iyon ay yung basta may isang tao na nabago, may isang kaluluwang nabago dahil sa mga video ko, masaya na ako. And do not find your relevancy, your relationships, and your love in those numbers. The number of views, posts, comments, subscriptions, it's not about that. But it's about the one true God who loves you unconditionally. So really, I hope that as you've watched this video, that you encountered Jesus. Bye, guys.